Magandang araw sa lahat at ngayon ay meron tayong paksang tatalakayin. Pasok ko muna yung aking account. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay nauukol sa Banghay Aralin. Tatalakay natin ang kahulugan, mga halimbawa, at pwede na inyong i-comment sa ibaba kung ano ang inyong karanasan sa paggawa ng Banghay Aralin. Ang Banghay Aralin, ito yung ginagamit ng mga guro sa bawat araw ng kanyang pagtuturo. Ang Banghay Aralin rin ay isang mahalagang salik para sa pagkatuto, matagumpay na pagkatuto ng isang estudyante. Ngayon, bibigyan natin ng impormasyon kung ano ang Banghay Aralin. Una, ano nga ba ito sa Ingles? Sa Ingles, ang Banghay Aralin ay tinatawag na lesson plan. Nagsimula noon pang ika-apat na siglo sa Amerika. Kahulugan ng Banghay Aralin. Ang Banghay Aralin ay maaaring tanawin bilang isang script na sinusunod ng guro sa pagtuturo ng isang paksa para sa isang tiyak na oras o panahon. Pag sinabi nating tiyak na oras, sa pagtuturo ng guro ng isang oras at kalahati, 2 oras, o panahon, yung kumbaga isang linggong pagtuturo ng guro, pwede rin. Iyon ay matatawag ding Banghay Aralin. Ano nga ba ang bumubuo sa Banghay Aralin? Binubuo ito ng layunin, paksang aralin, kagamitan, at mga hakbang na sunod-sunod na isinagawa sa pagsasakatuparan ng layunin. Halimbawa ng Banghay Aralin. Meron tayong tinawag na masusing banghay o yung masyadong madetalyado. Mala masusing banghay, hindi na nilalagay yung ano yung tugon o sagot ng mga estudyante. O pangatlo ay maikling banghay. Kumbaga, gabay lang talaga siya na maikli kung anong gagawin ng guro. At pang-apat ay yung mga halimbawang format ng isang Banghay Aralin. Meron tayong tinatawag na 3 I's. Ito ay binubuo ng introduction, interaction, at integrasyon. Ito yung ibig sabihin ng I's. Sa 4 A's naman, yung A ay activity, analysis, abstraction, at application. Marami tayong mga format ng Banghay Aralin katulad ng 5 E's. Sunod tayo na paksa. Sunod tayo dito. Format, tapos na rin tayo sa format. Punta tayo sa mga dapat tandaan. Maaari ninyong i-comment sa baba kung ano ang unang dapat isa-isip ng isang guro bago gumawa ng isang Banghay Aralin. Okay, comment lang ninyo sa baba. Ngayon ay punta na tayo sa part 2 ng Banghay Aralin. Natapos na natin basahin yung unang bahagi. Matatalakay natin yung mga paggawa ng Banghay Aralin. Ano yung bahagi ng Banghay Aralin? Ano ang laman ng unang bahagi? Ano ang laman ng ikalawang bahagi? Ano ang laman ng ikatlong bahagi? At ano ang laman ng ikaapat na bahagi? Sa unang bahagi, ang Banghay Aralin ay binupuo ng 1, 2, 3, 4 o 5 na bahagi. Layunin, paksang aralin, pamamaraan, ebalwasyon, at takdang aralin o takdang gawain. Sinabi ko kanina 4 kasi ang takdang aralin o takdang gawain ay optional na lamang. Dumedepende na lamang siya sa guro kung magbibigay ba siya ng takdang aralin o hindi. Depende rin sa paksa. At itong 1, 2, 3, 4
ay bawat paaralan ay mayroong sinusunod na format, no? Katulad sa Corieso College, mayroon silang dinagdag na pagpapahalaga, mayroon pa silang mga dinagdag doon sa kanilang banghay-aralin. Depende sa paaralan kung ano yung gusto nilang dinagdag sa banghay-aralin. Itong bahaging ito ay halimbawa ito ng 3 I's. Nakuha? Okay. So ngayon ay punta tayo, ano ang laman ng unang bahagi? Naglalaman ang unang bahagi ng mga layunin na mula sa DepEd o CHED. Pag DepEd, ito yung sa mababang paaralan, no? Katulad ng elementarya, high school, senior high school ay hawak niya ng DepEd. At CHED naman ay yung sa kolehiyo na. O maaari rin ang isang guro ay maglikha ng kanyang sariling layunin. Pero pinakamahalaga ay yung layunin na nandoon talaga sa curriculum guide o nandoon sa MELP mismo. Nasa 2-3 layunin na maaaring napabilang sa kognitibo, affective o psychomotor. Ano naman ang laman ng ikalawang bahagi? Sa ikalawang bahagi, binubuo ng paksang aralin ano yung paksa, sanggunian saan kinuha yung mga impormasyon, at kagamitang pampagtuturo ano ang ginamit ng guro sa pagtuturo ng paksang pinili. Sa ikatlong bahagi, binubuo ng pang-araw-araw na gawain. Kumbaga activity, ay kumbaga ano yung routine, classroom routine na ginagawa ng guro. Introduction, ito na yung parang paunang activity ng teacher. Interaction ng mag-aaral sa mag-aaral. Interaction ng mag-aaral sa kagamitan. At interaction ng mag-aaral sa guro. Integration, ito ay integration na mali yung spelling. Ito yung kumbaga paano inilapat ng guro yung kanyang paksa sa ibang asignatura o ibang larangan. Pagsusuri sa pagkatuto, paano matingnan ng guro na merong natutuhan ng kanyang mga estudyante. Pag-uugnay sa dati at bagong kaalaman, ito naman ay pag-check ulit ng guro kung meron bang bagong nakuha ang kanyang mga estudyante. At meron tayo ditong integrasyon sa ibang subject at pagpapahalaga. So, dito ay malalaman na kung ano yung kumbaga values. Ito yung ginagdag sa isang paaralan. No? Katulad ng Corieso, nagdagdag sila na kumbaga, dapat mong mailapat o ma-integrate itong subject na ito sa pagpapahalaga or sa values. Kumbaga. Punta tayo sa ika-apat na bahagi. Naglalaman ng ebaluasyon o pagtataya batay sa tinalakay ng guro. Ibig sabihin dito ay maaaring mayroong pagsusulit, no, recorded quiz, kumbaga, maaaring ding may gawain. So depende na sa guro kung ano yung kanyang ebaluasyon. At yung ikalimang bahagi, hindi ko na sabi, ay ito na yung takdang aralin na dumidepende na sa guro kung magbibigay siya ng assignment o hindi. Salamat sa pakikinig at sana ay marami kayong nakuha sa araw na ito. At magpapakita ako ng isang halimbawa ng ginawa kong banghay-aralin. So ito, so makikita ninyo nandyan yung paaralan, pangalan ng paaralan. Kumbaga dapat may format yung school na sinusunod. Nakalagay dyan yung banghay-aralin. Nandito yung kumbaga anong baitang, anong subject. Importante din anong araw mo siya ituturo, nakalagay dyan. Narito yung layunin. Kung makikita ninyo, nagsisimula talagang layunin sa pagkatapos ng aralin, 85% ng mga aral ay inasahang ito yung nasa unahan talaga. Depende na lang sa school kung anong kanilang sinusunod. So kung mapapansin ninyo, mayroon akong 3
Layunin una, nakatutukoy ng mga elemento at kahulugan ng maikling kwento batay sa mga katanungang ibibigay mula sa gawain at sa pinanood na video. Okay, yan ay psychomotor. Mali pala, cognitive. Natutukoy kung wasto o hindi ang pahayag tungkol sa maikling kwento, ito rin ay nakahanay sa cognitive. At naibabahagi ang kalagahan ng tamang hanguan sa pagkalap ng mga kwento o datos, ito naman ay na sa affective. So, kung mapapansin ninyo, mayroon ditong tabdalawa na kinuha ko mula sa milk. At isa naman ay sarili kong gawa. Tulad ng sa letter, yung isa, ikalawa, ito ay sarili kong likhang layunin. Ito. Ito naman ang dinagdag sa paaralan namin, no? Pagpapahalagang pangkatauhan. Ibig sabihin, ipasok mo siya sa values na subject, no? Pagbabahag, ay kumbaga, yung school namin pwede sa values, excellence, pwede rin sa community apostleship. So, yung aming paksa ay kinonek ko siya sa pillars ng school namin na excellence. Pagbabahagi ng kahalagahan sa pagpili ng tamang hanguan sa pagkalap ng mga kwento o datos. So, napunta siya sa excellence. Paksang aralin ay ito yun, kahulugan at elemento ng maikling kwento. Nandyan yung saan ko siya ma-integrate na sa ibang subject, computer. Narito yung sanggunian kung saan ko siya kinuha na information. Kagamitan, nandito yung kagamitan. Huwag lang isulat lahat, ano lang talaga yung pinaka-focus, no? Nandito yung pang-araw-araw na gawain, pagdarasal, pag-check sa attendance, sa uniforme, nandyan na. And narito na tayo sa mga karanasang pagkatuto. Introduction, yung activity. Ang aking activity ay concept mapping. So dito, bago ko tinalakay ang paksa, ay ang mga estudyante muna ang magbibigay ng kanilang kaalaman. At sila na rin mismo yung magkakaroon ng discovery or pagtuklas kung ano yung paksa o ano yung kahulugan ng paksa. Pangalawa, interaction na. Una ay mag-aaral sa mag-aaral at kagamitan at guro. Kumbaga, kinumbayin ko na lahat. Ito yung interaction between student to materials, and student to teacher. Meron akong activity na tinatawag na dyad, no, by pair, kumbaga. Then, nandito na yung integration ko. Sa integration, una ay gumawa ako ng apat na katanungan para sa pagsusuri kung may natutuhan ba ang aking estudyante o wala. Simpleng tanong lang, pwede na yun. Pag-uugnay sa dati at bagong kaalaman, so kung mayroon bang bagong nakuha ang mga estudyante. At dito, pag-uugnay sa ibang asignatura, kinonek ko siya sa computer. Kasi more on mga hanguan or sources kasi. And pag-uugnay sa magandang kaugalian sa pillar sa school namin, kinuha ko siya sa excellence. Evaluation naman ay pagsusulit. So 5 items lang siya, identification. Then binalik ko, pagkatapos ng quiz ay binalik ko yung layunin kung pinaalam sa mga estudyante kung nakuha ba siya o hindi. And dito naman sa November 7, panibagong paksa na naman, same pa rin yung layunin na bago lang yung kanyang natutukoy ang elemento. Nandoon pa rin siya sa pinakauna kasi same topic lang siya. And nabago lang siya, nahihinuha ang kaugalian. So dito ay mula sa milk na ito. And pagpapahalaga, apostleship na naman dito. Napahalagahan ang kultura ng isang komunidad. Paksa ko ay ang halimbawa na ng maikling kwento. Una, tinalakay ko yung maikling kwento sa taas. Dito, tinalakay ko na yung ang pinta ni Vina na isang maikling kwento na halimbawa na mismo. Sunod ay nandito yung asignatura. Integrate ko siya sa MAPE, specifically sa arts. Sanggunian, kagamitang nandito yung materials, same with routine, introduction ko, nandito na rin yung introduction, ang aking activity sa introduction ay one fix one word. Nung mula dun sa mga salitang mga sagot, malalaman ng mga estudyante kung ano ang magiging paksa. Then, nandito na tayo sa interaction. Una, mag-aaral sa guro. Pero nararapat dito na mag-aaral sa mag-aaral yung mauna o mag-aaral sa kagamitan bago yung mag-aaral sa guro. Ito ay nandito pala sa ikalawa. I'm sorry.
So ito yung nauna ha, mag-aaral sa mag-aaral at kagamitan na ang aking activity ay tinatawag na buzz session.